Malaking siniwalat netong si Coach Tim sa isang panayam sa kabila ng kanilang panalo kagabi kontra sa Batang Pier. Yan ay matapos mang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating opisyal na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo ba ngayon ay mas madali nang maglaro at manalo dito sa 1xBet? Especially na pwede ka nang mag-cash in at mag-cash out through GCash. Kaya naman i-click lamang etong link na nasa comment section ng ating video at gamitin ang promo code na BGS2 upang makasali. Isama pa natin na pwede mo na rin i-download etong kanilang official app para sa mas malalaking papremyo na nag-aantay sa'yo. Kahapon nga mga bularo, marami sa mga tagahanga ni Kai ang paniguradong nadismaya matapos tong kanilang laban kontra Toyama. Dahil maliban nga siya natalo ang Yokohama sinasabing tapatan, sa kalagitnaan ng laban, bahagya pang nasaktan itong si Kabayan na naging dahilan upang di na nga siya makabalik sa third and final period. Pero sa kabila nito, sa loob ng 8 minuto, nagawa pa rin ni Kai na makapagtala ng disenteng mga numero matapos tong kumana ng 6 points, 4 rebounds at 1 block. Kaya naman habang wala pang update dito sa minor injury na kanyang natamo kontra Toyama, inaasahan nga ng marami na sa kanilang magaganap na laban sa Miyerkules, di makapaglalaro itong si Kai. Samantala sa kabilang banda, kahapon din mga bulero, naging laman ang usap-usapan itong naganap na 10th laban ng barangay kontra sa Batang Pier. Dahil dito, nasungkit ng kupunan ni Coach Tim ang kanilang 7th panalo this Commissioner's Cup after pangunahan ni Bishop ang tapatan na tinapos ang ball game na may 26 points at 16 na rebounds. Pero sa kabila niyan, matapos ang laban, sa isang panayam ay may malaking inamin nga itong si Cone regarding sa lagay ni Bishop before that game. Ironically, Tony was doubtful to play today. You know, he kind of banged up his knee a little bit in practice a couple days ago, and he didn't even practice the last 2 days, and he was a game-time decision, and then he turns around and has a game like this. So we're going to bang up his knee before every game and and make sure he's a game time decision, and then have him come out and repeat this performance. It was really a great performance tonight on both sides of the floor. Defensively, his ability to switch out on players really adds to our defense, and he controls the boards with his length. He really controls the boards. So I keep telling him anything he gives us from the points standpoint is a icing on the cake, and tonight was got a lot of icing, a lot of icing tonight. So yeah, it's great. He's doing what he's supposed to be doing.